Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi tayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Kinapalan ko na ang mukha ko kinabukasan ay bumalik ako sa bahay ni na Edrix at ng kasitahan nito. Bandang alas 9 ako pumunta dahil nagluto pa ako ng lunch para kay Noah. Susuyuin ko siya. Wala akong pakialam kung galit siya sa akin o kahit ipagtabuyan niya ulit ako at saktan. Tatiyagain ko siyang suyuin, silang dalawa ni Dad. Angela, gulat na bungad sa akin ni Edrix nang mapagbuksan niya ako ng pintuan. Sumilip ako sa loob para tingnan kung naroroon ang kasintahan niya, pero hindi ko ito nakita. Pasok ka muna, huwi ka ni Edrix, saka nilakihan ang bukas ng pintuan. Tiningnan ko siya saka ako umiling. Hindi na. Itatanong ko lang sana sa'yo kung nandito ba si Noah. Saglit niya akong tinitigan at nag-alangang sumagot. Sabay silang pumasok ni Apro sa opisina. Napalunok ako. Saan ang opisina ni Noah? Hindi ba sinabi sa'yo ng dad mo na doon na siya nagtatrabaho sa kumpanya nyo? Sa EM Steel ba yun? Sinabi sa akin ni Apro na ibinigay na sa kanya ng daddy mo ang posisyon bilang CEO. Napatango-tango naman ako. Kaya pala ang kapatid ni Noah ang nasa Fernandez Enterprise. Tipid akong umiti kay Edrix. Salamat. Akmang tatalikod na ako nang hawakan ni Edrix ang braso ko. Hinila niya ako at marahang niyakap. Agad na nanghilid ang luha ko nang maramdaman ang pagdamay niya, pero pinigilan ko ang pag-iyak dahil tiyak na mag-aalala siya. Niyakap ko siya pabalik para lang maihanda ang mukha ko kapag bumitaw siya sa yakap ko. Ayokong makita niya ang nagbabadyang luha na sa gilid ng aking mga mata. Nang maghiwalay kami ng yakap ay marahan niyang ginulo ang buhok ko. Kaya mo yan, Angela. Kahit anong mangyari, huwag mong susukuan si Noah. Galit lang siya sa'yo, kaya ganun siya. Pero ang totoo, marupok yun. Kaunting suyo pa ay mapapatawad ka na niya. Hindi ko na nagawang matawa sa biro niya dahil kinakabahan ako sa mga pwedeng mangyari. Matapos ang maiksing pag-uusap namin ni Edrix, ay agad akong sumakay sa kotse at umalis. Dumiretso ako sa bahay ni Dad at tumigil sa tapat ng gate. Kinuha ko ang isang paper bag na naglalaman ng lunchbox, saka pinindot ang doorbell. Ilang segundo lang akong naghintay ay bumukas na ang gate at binati ako ng katulong na siya ring nagkausap ko nitong nakaraang araw. Agad siyang ngumiti sa akin. Ikaw po pala ulit, ma'am. Ngumiti ako at sumulyap sa bintana ng kwarto ni Dad. Wala po si Sir ngayon, bibisita raw po siya sa kanyang asawa. Nabalik ang tingin ko sa katulong sa kakutiningnan ang hawak kong paper bag. Iniabot ko ito sa kanya. Pagkain ito para sa kanya. Ihanda mo ito mamaya sa kanya para sa tanghalian. Agad na tinanggap ng katulong ang ibinigay ko. Hindi ko ho alam kung sino kayo, ma'am, dahil wala naman nababanggit si Sir. Pwede po bang malaman ang pangalan niyo? Tumango-tango ako. Ako si Angela. Huwag mo na lang babangkitin sa kanya na sa akin galing ang lunch. Ihanda mo yan sa kanya at sabihin mong niluto mo. Angela, kayo ho ba ang anak ni Sir? Pero iba naman ho ang mukha niyo kaysa sa mga litratong nakita ko sa kwarto niya. Agad akong umiwas ng tingin at pasimpleng pinunasan ang luha sa gilid ng mga mata ko. Hindi ko sinagot ang tanong ng katulong. Sa halip ay nagpaalam ako at agad na umalis. Dumiretso naman ako sa EM Steel, kung saan sinabi ni Edrix na kinaroroonan ni Noah. Ilang beses pa akong bumuntong hininga habang mahigpit ang pagkakahawak sa paper bag na naglalaman ng lunchbox. Pagkatapos kong magpark sa parking lot ng building. Nang makontento ako sa tapang na naipon ko ay lumabas na ako ng kotse at dumiretso sa elevator.
Pamilyar naman ako sa building na to dahil dinadala ako dito ni Dad noong bata pa ako. Nang makarating ako sa lobby ay lumapit ako sa front desk. Ngumiti ka agad ako sa staff. "Good morning. Pwede ba kay Mr. Noah Fernandez?" Ngumiti rin sa akin ang babae. "May appointment po ba kayo, ma'am?" Napakamot naman ako sa pisngi sa kaalanganing umiling. "Wala eh." "Naku ma'am, pasensya na po. Hindi po kayo pwedeng pumasok ng walang appointment. Kung gusto niyo po ay ipapaschedule ko kayo ng meeting sa CEO." Napayuko ako at tinitigan ang hawak kong paper bag. Tiyak na mapapanis ang pagkain na dala ko kung magpapaschedule pa ako ng appointment na siguradong aabuti ng 1 linggo. Bumuntong hininga ako sa kamuling tiningnan ng staff. Kahit saglit lang, may gusto lang akong ibigay sa kanya. Tinitigan naman ako ng babae saka siya umiling. "Pasensya na po talaga ma'am." Bigo akong tumalikod pero agad rin nabuhayan ng loob nang lumabas si Noah mula sa kabubukas lang na elevator. Kasunod niya ang isang babaeng tiyak kong sekretarya niya. Isang magandang natural na magandang sekretarya. Lumunok ako at walang pagdadalawang isip na hinarang siya. Natigilan siya sa pagkausap sa kanyang sekretarya. Sa kadahan-dahang humarap sa akin. Mula sa pagkakakunot ng noo ay unti-unting nabura ang lahat ng emosyon sa kanyang mukha. Namulsa siya at tiningnan ako sa mga mata. Kumipot ang labi ko dahil sa sobrang kaba na hatid ng titig niya sa akin. Napaiwas ako ng tingin. "Pwede bang makahiram ng oras mo?" Tanong ko sa mahabang boses. "I'm busy, miss." Aniya sa tono na halatang halata na ayaw sa presensya ko. Naglakas loob akong mag-angat ng mukha at tiningnan siya sa mga mata. "Dinalhan kita ng lunch." Halos manginig ang katawan ko dahil sa kaba at putol-putol rin ang salita ko. Nakita ko ang pagtataka sa mukha ng sekretarya niya pero na kay Noah ang buong atensyon ko. Saglit akong tinitigan ni Noah. Saka bumaba ang tingin niya sa hawak kong paper bags. Ilang saglit pa ay namulso siya sa kabumuntong hininga. "I'm not hungry, miss. You can give that to the security guard." Nilagpasan niya ako matapos sungitan. Dahan-dahan akong napayuko at hinigpitan ang pagkakahawak sa paper bags. Pinanghinaan ako ng loob. Gayunpaman ay hindi ako sumuko. Hinabol ko si Noah at hinawakan sa braso. Dahilan para marahas siyang mapaharap sa akin. Napaatras ako nang makita ang malamig niyang tingin. "Kahit tikman mo lang, please." Nagmamakaawa ako pero bingis siya sa pagsamo ko. Tinalikuran niya ako nang walang salitang lumalabas sa bibig niya. Kaya wala akong nagawa kundi habulin lang siya ng tingin. Unti-unting pumapatak ang luha ko sa katumingin sa paligid. Mabilis rin akong yumuko nang makitang nagtitinginan sa akin ang mga tao. Dali-dali akong tumakbo papunta sa elevator para makabalik sa parking lot. Nang makasakay naman ako sa kotse ay humagulhol ako sa mga palad ko. Sa kasisinghap-singhap na binuksan ang pagkain na dinala ko para kay Noah. Tumingin ako sa salamin. Saka pinunasan ang luhang ayaw namang tumigil. Kinuha ko ang kutsara saka sinimulang kainin ang pagkain na tinanggihan ni Noah. Bawat subo at lunok ko ay nilulunok ko rin ang pride ko at kahihiyan na inabot ko ngayong araw. Muli kong pinunasan ang luha ko gamit ang likod ng palad habang mumunguya. Kahit ano pang mangyari, hindi ko siya susukuan. Kahit mapaulit-ulit akong mapahiya sa harap ng mga tao. Kahit pamakita ng buong mundo kung gaano ako kadesperadang makabawi sa asawa ko. Gagawin niya ang lahat, bumalik lang ito sa kanya. Kinabukasan ay mula akong bumalik sa EM still para makita ulit si Noah. Grabe ang tingin sa akin ng mga tao sa paligid na tiyak kong nakakita sa mga nangyari kahapon. Tulad kahapon ay may dala ulit akong lunch para kay Noah. Sinigang na baboy ang niluto ko ngayon para sa kanya at alam kong paborito niya ito. Hindi na ako dumiretso sa front desk. Naupo ako sa isa sa upuan sa waiting area habang patingin-tingin sa paligid. May pakiramdam ako na bababa ulit si Noah, kaya maghihintay na lang ako dito kaysa makiusap sa front desk na hindi rin naman ako pagbibigyan. Pinapatok-patok ko ang daliri ko sa lunchbox habang nakatitig sa elevator.
Mabilis naman akong napatayo nang lumabas si Noah at nakipagkamay sa dalawang magkasamang lalaki. Nakangiti siya at hindi ko alam kung bakit nakaramdam ako ng kirot sa puso ko nang makitang hindi nakatulad ng ngiti niya noon ang ngiti niya ngayon. Lumunok ako at lakad takbong tumakbo kay Noah. Nang magsimulang maglakad paalis ang kausap niyang lalaki. Nang mamataan niya ako ay agad siyang bumalik sa loob ng elevator. Pero nagawa ko pa siyang habulin. Nakapasok ako sa loob at halos maipit ako sa ginawa ko. Narinig ko naman ang mahinang pagmumura ni Noah kaya agad ko siyang nilingon. Ngunit umiwas siya ng tingin. Gumalaw ang kanyang panga sa kapinindot ang top floor. Napatitig ako sa kanya. "What do you want?" Malamig ang boses na tanong niya. Hindi ko napigilang mapangiti dahil siya ang unang nagsalita ngayon. Hindi ako makapagsalita dahil nakatitig lang ako sa kanya habang nasa loob kami ng elevator. Nilingon niya ako at pinangunutan ng noo. "Don't follow me," aniya nang bumukas ang elevator. Lumabas siya kaya dali-dali ko siyang sinundan. Mabilis ang lakad niya kaya tumakbo ako para habulin siya. "Noah, sandali." Dire-diretso lamang siya sa paglalakad. Hanggang sa hindi ko inaasahan ang bigla niyang pagtigil. Nawalan ako ng kontrol at nabunggo siya sa likod. Natapon sa kanya ang tumagas na sabaw ng sinigang mula sa lunchbox na dala ko. "Ano ba?" Napaigtad ako sa malakas na sigaw niya. Habang nangingilid ang luha ko. Nanlalaki ang kanyang mga mata habang nakatingin sa nadumihan niyang damit na ngayon ay amoy sinigang na. "Noah," tinangka ko siyang hawakan pero tinabik niya ang kamay ko. Dahilan para tumilapon ang hawak kong lunchbox. Tuluyang pumatak ang luha ko habang nakatingin sa nagkalat na kanin at karne sa maputi at makinis na sahig ng hallway. Dahan-dahan akong napatingin sa paligid at halos mapahagulhol ako sa frustration at kahihiya ng makitang nakatingin sa akin ang lahat ng empleyado sa kumpanya. Nilingon ko si Noah sa kamarahas na pinahid ang luha sa pisngi ko na mabilis ring napalitan ng panibagong luha. Walang emosyon ang kanyang mga mata habang nakatingin lang sa akin pero awan ko ba kung bakit nakikita ko pa rin sa kanya ang Noah na minahal ko kahit ibang iba na siya ngayon. "The Noah from the past will never make me cry." Pinaiyak ako ng bagong Noah ngayon. Pero malakas ang pananalig ko na narito pa rin ang Noah na nag-alaga sa akin noon at sinamahan ako sa lahat na nangyari sa buhay ko. Lumunog ako at lakas loob na nagsalita. "Kahit paulit-ulit mo akong ipahiya, hinding-hindi ako titigil sa paghabol sa'yo. Hindi kita susukuan, Noah. Hindi ako papayag na hindi mo ako mapatawad." Matapos kong sabihin iyon ay agad ko siyang tinalikuran. Sinimulan kong linisan ang nagkalat na pagkain sa sahig habang panakanakang pinupunasan ang luha ko. Ilang saglit pa ay may lumapit na janitor sa akin upang tumulong pero nagpresenta na rin akong maglinis, total ay kasalanan ko naman. Nang matapos akong magligpit ay wala na sinawa sa likuran ko at wala na rin ang mga nakiisyoso kanina. Napabuntong hininga na lang ako saka nagpasalamat sa janitor at pumasok sa elevator habang nanghihina at nawawala ng pag-asa. "Kaunting suyo pa, kaya ko to. Gagawin ko ang lahat para sa kanya. At kulang pa ang nararamdaman ko sa mga sakit na idinulot ko sa kanya nang iwan ko siya nang walang paalam." Muli akong bumisita kay Mami. Napatitig ako sa bulaklak na tiyak tinala ni Dad kahapon. Dahan-dahan akong naupo sa tabi ng puntod niya, saka inalis ang suot kong sunglasses. Namamaga ang mata ko at namumula dahil sa pag-iyak ko kagabi. Sobrang sama ng loob ko kay Noah dahil sa nangyari sa office pero wala naman ako magagawa dahil kasalanan ko kung bakit galit na galit siya sa akin. Humugot ako ng malalim na buntong hininga. Masakit pa rin ang nararamdaman ko pero wala nang mailalabas na luha ang mga mata ko. Ayoko nang magpakita ng kahinaan kay Noah. Kailangan kong ipakita na pursigido akong ipaglaban siya at habulin ang kapatawaran niya kahit saan man kami dalhin ang galit niya. Ilang oras akong nanatili sa harapan ng puntod ng aking ina. Pinipilit kong dagdagan ang tapang sa dibdib ko para magawa ko ulit harapin si Noah sa panibagong araw na ito.
Wala akong balak na magsayang ng kahit isang araw. Pupuntahan ko ulit siya at susubukang kausapin. Habang nakatitig ako sa pangalan ni Ma'am, ay may naramdaman akong kakaiba sa likuran ko. Parang may nakatingin sa akin kaya mabilis akong humarap sa direksyon na yon, pero wala namang tao. Dahan-dahan akong tumayo at napako ang paningin ko sa isang malaking puno. Tiyak kong may nagtatago sa likod ng punong yon, pero wala akong lakas ng loob na humarap sa kahit na sino sa mga oras na ito, lalo na at mukha akong miserable. Humugot ako ng malalim na buntong hininga. Saka muling humarap sa punto ni Mami. Nagpaalam na ako at maya-mayay, naglakad na rin ako palabas ng cemetery. Napatingin pa ako sa likod ng punong yon kung saan may nagtatago kanina. Aalis na sana ako kung hindi ko lang napansin ang isang bukay ng bulaklak sa likuran ng puno. Umawang ang labi ko at dahan-dahang nilapitan at pinulot ang bulaklak. Forget me not, tulad ng bulaklak na nasa puntod ngayon ni Mami. Paborito niya ang bulaklak na ito dahil sabi ni Dad ay ito ang unang bulaklak na ibinigay ni Dad sa Mami ko. Unti-unti ako na pangiti saka bumalik sa punto ni Ma'am. Tiyak na nakilala ako ni Dad kaya hindi siya tumuloy. Matapos kong ilapag ang bulaklak ay muli akong nagpaalam saka umalis. Suot muli ang shade ay sumakay ako sa kotse ko at buo ang loob na dumiretso sa opisina ni Noah. Alas 6 pa lang ng umaga at tiyak kong wala pa si Noah sa opisina niya. Gusto ko siyang harapin sa mismong harap ng building o kaya ay sa parking lot. Sa tamang bilis ng kotse ay nakarating ako kaagad sa EM Steel Company. Dumiretso ako sa parking lot pero hindi ako bumaba ng kotse ko. Bukas naman dahil maaga ang gwardya at mukhang hindi napansin ng gwardya na hindi ako empleyado sa kumpanya. Kaya hindi niya pinansin ang pagpasok ko sa parking lot. Habang naghihintay ay nakatingin ako sa singsing na nasa daliri ko. Niminsan ay hindi ko hinubad ang singsing na ito, na mismong isinuot ni Noah sa daliri ko. Alam ko, kahit galit siya sa akin ay mahalaga pa rin ako sa kanya. Lalo't napansin ko kahapon ang pagkinang ng bagay sa kanyang leeg, na natitiyak kong kapares ng wedding ring na suot ko. Iyon din ang nagbigay sa akin ng panibagong lakas ng loob na bumalik na yun dito. Ilang saglit pa ay dumating ang isang kotse. Napalunok ako at agad na nagwala ang puso ng bumaba si Noah mula sa kotse na iyon. Dali-dali akong bumaba at tumakbo papalapit sa kanya. Mabuti na lang at naka-flat shoes ako ngayon. Sa bilis ng pagtakbo ko ay wala siyang naging kawala nang ikulong ko siya sa pagitan ng dihamak na maliit kong katawan sa kanang kotse niya. Gulat siyang napatingin sa akin habang napapangiwi naman ako dahil sa pagtama ng daliri ko sa bubong ng kotse. Unti-unting kumunot ang kanyang noo at nabura ang gulat sa kanyang mukha. What are you doing? Gusto kong malambot sa nakakapanigas na lamig niyang boses, pero tinatagan ko ang loob ko. Dahan-dahan akong lumayo sa kanya, saka tinitigan siya sa mga mata. Alam kong nakikilala mo ako, Noah. Alam kong sino ako at kung bakit kita hinahabol. Mula sa malamig na tingin ay gumuhit ang galit sa kanyang mukha. So what? Nakaramdam ako ng sipa sa dibdib. Lumunok ako sa kadahan-dahang yumuko para alisin ang contact lens ko. Nang sandaling magtama muli ang aming paningin ay saglit na lumambot ang kanyang ekspresyon. Ngunit para lamang yung kidlat na mabilis ring naglaho. Umiwas siya ng tingin at tinangkang umalis pero hinila ko siya rito at mabilis na hinilakan sa labi. Ramdam ko ang mas lalong pagkagulat niya, pero hindi ko yun pinansin. Mula sa magaang pagdikit ng labi ko sa kanya, ay unti-unti kong ginalaw ang mga labi ko. Pero mabilis niya akong inalayo sa kanya, kasabay ng malakas na sigaw. Stop! Nangilid ang luha ko pero pinigilan ko ang pagdulo nito. Galit niya akong tinapunan ng tingin, matapos kumuyom ang kanya mga kamao. Hindi mo ako pwedeng basta na lang pulutin matapos itapon, Maria. Tuluyang pumatak ang luhang pinipigilan ko at akala ko'y naubos na. Hindi. Hindi ko siya itinapon. Napailing-iling ako. I'm sorry. I'm so sorry, Noah. Patawarin mo ako. Tumalikod siya sa akin at malakas na sinuntok ang salamin ng kotse niya na ikinaigtad ko. Nanlaki ang mga mata ko nang masugatan ang kamay niya.
Hinawakan ko ito at pilit na pinapahid ang dugo pero natigilan ako nang makitang nakatitig siya sa suot kong wedding ring. Sarkastiko siyang natawa, saka tinabig ang kamay ko. Tiningnan siya nito, puot ang masasalamin sa mga mata nito at para siyang nadudurog dahil doon. You know what? Umalis ka na lang. Umiling ako. Umalis ka na! Muli ako napaigtad sa takot at gulat, pero tinatagan ko ang loob ko. Heto na ang pagkakataon ko kaya hindi ko na ito sasayangin pa. Sinubukan kong hawakan ang pisngi niya pero hinuli niya ang kamay ko at pilit na inaalis ang wedding ring na suot ko. Binundol ng kaba ang dibdib ko at pilit na hinila mula sa kanya ang kamay ko. Noah, Noah please, wag! Malakas akong humikbi at napasigaw na lalo nang tuluyan niyang maalis ang suot kong singsing. Itinapon niya ito pero walang pag-alinlangan ko itong hinabol at muling pinulot. Ang sakit-sakit sa dibdib na nagawa niyang itapon ang wedding ring na matagal kong iningatan at pinanghawakan. Napasalampak ako sa semento at nalalabo ang mga matang pinunasan ang singsing sa kasiya tiningnan. Gulat na gulat ang ekspresyon niya dahil sa ginawa ko. Mabilis akong tumayo at bumalik sa harapan niya. Tinitigan ko siya sa mga mata. Sa kadahan-dahang isinuot sa daliri ko ang singsing sa mismong harapan niya habang nakatitig siya dito. This is my only things. My only things, Noah. I'm sorry that I'm being selfish, but I can't give up on you. Mahal kita, Noah. Mahal na mahal kita. Puno ng pagmamahal at sakit na litan niya ko. Bumalik sa mukha ko ang paningin niya at unti-unting bumalik rin ang galit sa kanyang mga mata. You love me? But you left me. Napahikbi ako. May dahilan ako, Noah. Anong dahilan mo? Pasigaw na putol niya sa sinabi ko. Nanginig ang labi ko. Dahil ano? Humugot ako ng malalim na buntong hininga. Nag-ipon ng sapat ng lakas ng loob dahil ayokong ipahiya ka sa pamilya mo at mga kaibigan mo, pati sa ibang tao. Namaywang siya sa katumingala at pailing-iling na tumawa ng sarkastiko. Nang muli niya akong tiningnan ay malakas niyang ipinadyak sa semento ang kanyang mga paa at gigil na tumutok sa hangin. Pucha! Pucha naman, Maria! Mas lalo akong lumakas ang hikbi ko. Natatakot ako kapag sumisigaw siya. Natatakot ako sa galit niya. Tiningnan niya ako na puno ng galit sa mga mata. You know what? Hindi yun ang dahilan. Iniwan mo ako dahil gusto mong maging maganda, Maria. Iniwan mo ako dahil hindi naging sapat ang pagmamahal ko sa'yo. Iniwan mo ako dahil wala kang tiwala sa nararamdaman ko para sa'yo. And that's, yan ang katotohanan. Umiling naman ako. Hindi, Noah. No! Frustrated niyang ginulo ang sariling buhok. Saka ako muling tiningnan ng masama. Iyon ang totoo. Iniwan mo ako kasi wala kang tiwala na kaya kitang mahalin. Wala na akong nagawa kundi mapaiyak na lang sa mga palad ko. Nang dali-dali siyang sumakay sa kotse niya at pinaharurot ito paalis. Nanlalabo naman ang mga matang tinanaw ko ang paglayo ng kotse niya. Sa kadahan-dahang napaupo muli sa semento. Hinawakan ko ang suot-suot kong singsing, saka ito marahang hinalikan habang umiiyak pa rin. Ano bang kailangan kong gawin? Paano ko ba maaalis ang galit niya sa akin? Umuwi muli akong bigo. Lugmok akong bumagsak sa kama sa bahay namin ni Noah. Sa kamarahang hinaplos ang namumugto at mahapdi kong mga mata. Sobrang pagod ang nararamdaman ko ngayon na hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. Nagising ako sa kalagitnaan ng gabi na may kumakalos ko sa sala. Kabado at dahan-dahan akong sumilip sa labas ng kwarto at ganoon na lang ang gulat ko. Nang makita ang isang pamilyar na lalaki na nakaupo sa couch at nakatalikod sa direksyon ko. Napalunok ako sa pag-aakalang na nanaginip lang ay sinampal ko ang sarili ko. Pero nang tingnan ko ang lalaki ay naroroon pa rin siya. Wala akong sinayang na oras. Tumakbo ako palapit sa kanya. Pero natigilan rin nang makita ang ayos niya. Gusot ang kanyang damit. Magulo ang buhok at madungis ang mukha. May hiwa rin ang kanyang labi at may pasa sa may pisngi. Umawag ang labi ko sa kadahan-dahang bumaba ang tingin ko sa kamay niyang
May sugat dulot ang pagsuntok niya sa kotse. Taranta akong pumunta sa kusina sa kakumuha ng batya at tuwalya. Pumasok rin ako sa kwarto para kumuha ng damit niyang pamalit. Saka siya binalikan sa sala. Nakaramdam ako ng matinding galit para sa taong nanakit sa kanya. Wala silang karapatang saktan si Noah. Humugot ako ng malalim na buntong hininga. Pinagdikit ko ng mariin ang aking mga labi. Saka sinimulang punasan ang mga braso niya, leeg at mukha niya. Marahan ang bawat pagdampi ng hawak kong bempo sa balat niya. Natatakot na masaktan siya at magising. Dahil kapag nagising siya, tiyak na ang galit niya ang unang makikita ko sa kanyang mga mata. Dahan-dahan kong kinalas ang botones ng suot niyang polo. Hirap na hirap ako at hindi makatingin sa kanya habang pinibihisan siya. Ramdam ko rin ang pag-init ng pisngi ko, lalo na nang suotan ko siya ng boxer shorts. Wala naman dapat mali siya dahil mag-asawa naman kami. Pero dahil sa mga nangyari at hindi pa nangyayari ay nahihiya ako kahit tulog pa siya. Nakahinga ako ng maluwag at nagpunas ng pawis nang matapos ako sa pagpalit ng damit niya. Sunod kong kinuha ang first aid kit matapos ligpitin ang mga damit niyang hinubad at batya. Sinimulan kong gamutin ang sugat sa kanyang kamay at pisngi. Ang labi niya ang ginamot ko ay bahagya siyang umigdad. Tila nasaktan kaya naman agad kong hinipan ang sugat niya. Nagulat ako at nanigas nang bigla niyang hawakan ang pulsuhan ko. Sa kadahan-dahang nagmulat ng mga mata. Natakot akong sigawan na naman niya, kaya sinubukan kong lumayo pero hinapit niya ang baywang ko dahilan para mapaupo ako sa mga hita niya. Akmang lalayo akong muli nang mabilis niyang kinabig ang bato ko sa kahinalikan ako na mapusok. Napasinghap ako at ginamit ang pagkakataon na iyon para paglaruan ang dila ko gamit ang kanya. Gulat na gulat ako sa ginawa niya, pero hindi naman ako makatanggi. Para akong nauupos na kandila sa kandungan niya, ngayong habang hinahalikan niya ako, hanggang sa tuluyan siyang tumigil. Nakapikit niyang hinaplos ang pisngi ko sa kapinataka na magagaang halik ang buong mukha ko. Nanigas ako lalo nang makitang dumadalo sa kanyang pisngi ang isang masaganang luha. Nakaramdam ako ng matinding kirot sa dibdib. Nagmulat siya ng mga mata at sinalubong ang gulat kong tingin. "Hindi kita sinundan kasi sabi ng daddy mo. Iyon ang hiling mo bago ka umalis. Hindi kita sinundan kasi akala ko kailangan mo lang ng time para mag-isip, pero napahawak ako sa balikat niya at napaiyak na rin. Pero dapat pala sinundan kita. Para nasabi ko sa iyo na huwag kang mag-alala. Kasi kahit hindi ka maganda, mahal kita." Umiiling niyang dugtong. Napasubsob ako sa balikat niya at doon tuluyang umiyak. "I'm sorry, Noah. I'm sorry." Bulong ko sa kanya.